Okay, magandang buhay mga kapamilya. Ngayon po ay August 22, no? Unang araw ng pasukan ng klase, no? Halos kulang-kulang tatlong taon o dalawang taon mahigit, no? Ngayon ulit magsisimula ang klase ng mga bata, no? Sa eskwela. Ngayon, no? Tignan natin kung paano ang preparation ng mga teacher, mga magulang, paano hakbang ang pag-iingat, lalo na ay meron pa rin tayong COVID, no? Ngayon pupunta kami sa Pasig, Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig City, no? Tignan natin ang kalagayan ng eskwelahan doon, no? Sa preparation. Alawa, tignan din natin kung alam mo naman pag unang araw, no? Unang araw ng klase. Nandiyan yung mga, lalo na sa mga kinder, ang hirap yan. Alam mo na yan, syempre may iyakan blues yan, mayroong magwawala. Yung iba naman dyan hindi pa nagsisimula ang recess, kinakain yung mga baon. Ganyan mga bata, nakakatawa. Pero madalas dyan, iyakan talaga yan. Alam nyo na yan, mga automatic yan sa mga magulang. Pero ang patakaran ng eskwelahan, no, para paano ma-practice ang mga bata kung lagi nating babantayan ang inyong mga anak sa eskwelahan. Siguro, sa unang araw, maari. No? Pero may ginawa kasing mga experiment ang mga eskwelahan natin tulad sa Pasig. No? Alam ko, parang one week before, kasama na ang mga estudyante, nagre-rehearsal sila kasama ang mga teacher para napafamiliarize na yung mga estudyante sa kanilang mga teacher. Ganyan ginawa ng mga halimbawa ng mga teacher sa Pinagbuhatan Elementary School. Ganyan ginawa nilang pag-aaral para yung mga bata hindi na may ilang sa kanilang guro. Ngayon, tignan natin ang mangyayari. Baka meron pa rin umiiyak, meron pa rin mga nagpaiwan. Kaya, huwag kayong maalis dito. Pagpatuloy nyo pa rin yung panunood para masabay-bayan natin yung pangyayari sa Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig City. Dito kami sa Pinagbuhatan Elementary School, no? Naka-schedule kami mag-live sa Boss Joe, no? Naka-schedule lang mag-live ng 6 a.m. Ito yung mga tinatawag na sakto team. Ito si Paring Tani ng ating sakto lang ba to? Poging cameraman din, no? Oo, sakto to. Sige mo, nagpadala ng may pandisag, may pakapit. Hello, good morning. Alas 4 po. Kasi sa C6 pa po ako. Okay. Excited ba yung mga bata? Oo po. Maagarit po sila nagising. Nagising. Anong grade na po yung anak niya? Grade 5 po, saka grade 3. Ito si grade 8. Excited ka ngayon sa pagpasok? Okay. Bakit? 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 Bakit daw. Gusto akong matutunan po. Gusto mong? Matutunan po. Matutunan. Tsaka iba na ngayon. Hindi na online, no? Magkikita-kita na kayo mga magbabarkada. Kaklase mo, no? Ano pangalan mo? Algin po. Paano ang paghahanda nyo, no? Face-to-face? Sila ba yung mga baon na mga mask pa rin? Opo. Saka alcohol po. Alcohol. Okay. Saka yung mga kailangan dito nila.
ano po, binili niyo sa kanila bago pumasok? Ano yung pwede pag-iingat para makaiwas pa rin po sa nasabing COVID? Opo, sinasabi ko po sa layo-layo pa rin po sa distancing pa rin po dun sa mga classmates niya at huwag po silang may pag-usap hanggang nakamas pa rin po sila kung may pag-usap. Si, atong anak niyo pong babae, ilang taon na po ito? Ilang taon ka na, anak? Ha? Aga-8 pa lang po. Uy, papaiwan ka na kay mama mo? First time niya, hindi? Ngayon, hindi niyo? Hindi po. Kasi grade 1 po dyan na po siya. Sanay na? Opo. Ano, alam niyang iiwanan na siya, no? Hindi, opo. Grade... Hindi po kasi dito na rin po siya. Okay na, anak. Naiwanan ka ni mama mo mamaya. Okay na. Uy, galing ah. Galing ah. Ano pangalan mo, anak? Ano? Leslie. Galing ni Leslie. Abay, abay. Salamat na, ma. Social distancing. May COVID pa po, kaya maghintay po tayo. Susunduin po sila ng mga teachers nila. Alam mo, nagbibigay sila ng mga paalala sa mga magulang paano pa rin yung protocols. COVID protocol yan, sir, no? Pwede pa silip nga yan, sir. Ano pinakasulat, sir? Okay, for COVID protocols pa rin, no? Okay. Maintain pa rin natin yung ating social distancing, ha? Opo. Yung social distancing natin, maintain muna natin. So, medyo hiwa-hiwalay konti. Huwag kayo magdikit-dikit. Kuya, may napansin ka ba eh wala pa sa oras ay nandito na? Yes, meron naman. Oo. Mga tulad na kasi traffic din po kasi kaya yung mga parents ko na bagong kagatid ng mga bata, mga anak. Pero ayos lang yan. Okay lang po yun. Kumbaga, first day naman po eh. Expected na po natin yun. Kaya full force din yung buong barangay natin sa kayo. Sa PK po kayo, no? Yes, po. Thank you, kuya. Good morning. Yung mga nandiyan na po, pasok na, direct na tayo. Paiiwan na lang itong may mga hawak ng section, placard. Anong grade ito? Kaya na? Pasok na po, iwan lang yung may placard. Okay, nandito na kami sa Velasco Street Corner, Sandoval, no, boss, no? Okay, nandito tayo sa isang pamilya, no, para alamin paano mag-prepare bilang magulang at sila yung estudyante, gano'n ba kahirap na si kuya. May karindiriya pa, napansin natin, no? Diba? Siguro, ano yan, doble-doble kayod sila niyan, pag-aayos sa estudyante, pag-aayos sa hanap buhay. Anong oras kayo gumising yan, sir? Alas dos. O, paano ginawa niyong, paano niyo pinagsasabay yan, no? Negosyo, karindiriya, tapos may estudyante kayo sa umaga. Titiis. Oo. Yung hirap. Para lang po may tagoy itong aming anak. Kahit mahirap ang buhay. Okay. Ilan po yung alak niyo, sir, na yung nag-aaral? Dalawa po, sir. Dalawa. Excited ba yung mga bata sa pagpasok? Opo, sir. Kahapon pa nga po. Gustong, one day na lang daw po. Gusto lang. Paano nyo pinagsasabay yung ganitong trabaho araw-araw? Kayo po ang namamalengke, ma'am, no? Opo, namamalengke ko ng umaga po. Kailangan ko para mo may tagoy po yung pamilya. Pagtapos, ma'am, anong oras na kayo nakakatulog niyan? Mga 10 po, tulog na kuya, mga 9. Tapos? Pag nagigising na po, sa alas 12 na po, alas 3, hindi lang po para-pareha. Anong oras ang palengke nyo niyan? Exacto. Pagka palengke nyo, ano naman ang susunod yung gawain? Magluluto na po.
ko. Tapos? Pakaluto po makasal madamong almusal po muna sa kreta tuloto na po. Ito po natin po muna sa pamasok. Bata naman, okay. Anong oras po ang pasok ng anak nyo? 8 po. 8 hanggang? Hanggang 11 po. Okay, kwento niyo ma'am, no? Paano pag habang nasa school naman yung anak nyo? Ay, habang po nasa school yung anak ko, nagsisinda po muna ako dito. Pero tapos po, pag oras po ng ano, ng susundo na po ng anak. Araw-araw, ganun pong ikot, po, no? Araw-araw po. Ganun po talaga ang buhay ng isang magulang, no? Nanay, no? Kailangan po talaga ng okay. Ano pa? Ano pangalan niyo ulit, tita? Dayan po. Dayan? Dayan Vito po. Dayan Vito. Vito. Opo, Dayan Vito. Vito. Okay, yan si Ma'am Dayan Vito. No, na malengke yan. Ng alas dos, no? Alas dos, alas tres. Opo. Tapos luto. Opo. Tapos pagtapos naman, prepare naman dito sa estudyante, no? Aba, pagtapos naman ito, mag-prepare, tinda na naman, tapos sundo na naman sa anak, no? Opo. Sa 200 metro ang nilakad namin, no? Nagsushoot lakad, kasama namin si ate, no? Ang pangalan nyo rin, tate? Dayan po. Si Ma'am Dayan, no? Preparation para sa anak niya. Ngayong pasukan, no? Kasi puno yung mga tricycle. Kaya hindi na kami nag-tricycle, tsaka traffic. Kaya naglakad na lang din kami nila, madam. Tama, madam, no? Pag nag-tricycle tayo, lalo tayo malilit. Okay. Eh ngayon, di araw-araw, ganito ang mangyayari sa inyo. Lakad na lang po talaga. At the same time, tulo yan, exercise po, no? Opo. Okay. Ilan taon na ba kayo, ma'am? Magpo 14 ako. 14? Tama lang pala yun. Lakad tuwing umaga kasi ako, minam. Medyo hilal ako. Ma'am, kumusta paglalakad niyo, ma'am? Okay lang po. Ganun din, sanay na rin po, no? Magkaklase yan, para magkasing edad. Magkasing ano? Ano yan? Kinder? Grade 1 po. Grade 1 ito? Kinder po. Okay, magpapaiwan ka na mamaya. Napapaiwan na yan? Yan po yung sabi ng... Okay, tanggap niya na maiwan siya? Okay. Ginagawa natin yan para hindi sila magkasalubong, ma'am, no? Ito, entrance. Ito, exit. Dali naman ni madam, no? Kamusta, ma'am, ang first day of school? Kamusta? Okay naman po. Excited po lahat. Lahat? Nakakapanibago, ma'am? Hindi naman. Hindi lang po. Yes, all teachers are happy because wow. It's wow. And it's the children so much. Wow. Ang kamusta pakiramdam niyo sa first day of school? Masaya po. Ay talagang makita mga bata. Lalo po na first time sa 3 years. Makikita kita teachers and mga bata. Anong grade po ang tinuturo estudyante niyo? Grade 2. Mahirap pag ba grade 2? Hindi naman. Pero hindi mahirap, masaya palagi. Thank you. Ito na yung pinakamahirap sa lahat. No? Sa mga kinder, pag-iiwanan yung mga anak mo, nandiyan na yung... Ayaw magpaliwan, tulad itong nasa likod natin ng estudyante ko. Kagabi, okay yan, pero makikita mo parang ayaw magpaliwan na naman sa magulang ko. Yan ang mga sakit ng mga kinder school, kinder estudyante natin. No?
Karga na lang. Abay po, abay. Abay, abay, abay. Karga na lang. Mami, di ba mahirap maging kinder teacher? Ay, hindi naman po. Masaya naman po. Nakakatuwa naman, nakakaalis. Ngayon, first day of school, ano yung alam yung mangyayari ngayon? Usually po kasi pag first day of school, yan po yung time na nagkakaroon ng separation anxiety yung mga bata. Dahil nga po, first time nila na maghiwalay. First time nila, usually yung iba naka-daycare na, pero yung iba first time. So, talaga ng mag-aaral. Hahanapin nila yung parents nila. Pero maganda po dito sa school namin, nagkaroon na po kasi kami ng open house. So, hindi na ito yung first time na nakita nila kami advisors. Nagkaroon na ng one day na nagpunta sila dito. Meron kaming ginawa, kumanta na rin, nakapag-introduce na kami. Kaya, diba, is kilala na rin. So, kung makikita nyo ngayon, hindi na masyadong marami yung umiiyak. In-exercise ng ganyan para yung mga bata, meron ng pagkakilan lang sa kanilang teacher, no? Hindi na nailang. Ngayon lang ba ginawa yung ganyan? Nagkakaroon din naman po dati, pero kasi parang hindi po ganun paano yung parents. Pero ngayon, marami yung umattended compared sa dati. Siguro excited din kasi after ng 2 years na yun lang siya nakakalabas and makakabalik natin. Sa bagay, ilang araw lang naman yan, makukuha nyo na loob ng mga bata nyo, no? Yes po. Actually, one thing lang yun. Yung bata naman kasi madali rin naman buhay. Paano nyo sila? Paano nyo makukuha yung loob ng bata, ma'am? Basta kakausapin. Tapos, naklag po niya. May songs kami na pinapatutok. Tapos, nag-tour na rin kami. Pinunta na rin sila sa mga yung place sa loob ng school. Like, yung kinikbatin, yung CR. Basta ganun lang po. Diba yung bata naman ganun? Madali naman sila kuhain. Ano pangalan nila, ma'am? CJ po. CJ. Teacher CJ. Yes. Salamat, ma'am CJ. Thank you. Salamat, ma'am. Ma'am, paano po yung ginagawa niyo paghakbang sa school natin ngayon para mapagpatuloy pa rin po yung paano niyo po natin na pinapatupad yung protocol? Okay. Bago po ang pasukan, ay oriented na po ang mga parents, no, sa dapat na pagtitiyak ng kaligtasan ng mga bata. So, bago pa lang pumasok, kung may nararamdaman ng mga bata, huwag nang papasukin, hindi na dapat pumasok. At meron naman po kaming group chat na kung saan mas madali ang communication ng mga bata. Meron po rin kami mga facilities, hand washing at mga alcohol na provided sa mga kwarto para matiyak lang na ang bata ay regular na naghuhugas at naglalagay ng alcohol. Siyempre may support din po tayo ng face mask sa mga bata. At continuous na pag-orient, pagpapaalala lagi sa mga bata, sa mga guro at mga magulang na may COVID pa. Kailangan natin, gusto natin na magbalik na tayo sa normal. Kailangan natin magtulungan at magkaisa na tiyak inaligtas sa lahat. Ma'am, bilang isang principal, ma'am, ma'am yes. District ko, hingi po ako ng isang mensahe para sa mga magulang na ayaw pang magpa face-to-face, na natatakot na po sa COVID. Ano po yung maaari natin yung mensahe sa kanila? Sa mga magulang na medyo may agam-agam pa o may takot pa na hindi pa pasukin, hinihikayat ko po kayo na papasukin na natin ang ating mga anak. Naghahanda naman po paaralan at matiyak yung kaligtasan sa tulong din ng ating
Barangay Captain Maricar Asilo na nag-support din po sa atin. Meron po tayong mga regular na disinfection na gagawin at flushing na gagawin sa mga paral. Kaya binigay ko po kayo, napapasokin na huwag na kayong matakot. Kailangan nang ituloy ang pag-aaral. Kailangan ay 2 taon na po ang nawala. So dapat nating habulin ang mga loss, ang mga gaps na nagkaroon ng paghihirap ang mga bata sa pag-aaral. Kailangan natin itong habulin yan at ibigay yung kalidad na edukasyon para sa lahat. Pasok na po tayo. Salamat, ma'am. Okay. Si last ma'am, na lang, ma'am. Pakilala lang po kayo yung designated position niyo po. Okay. Ako po si Ma'am Jo Makawili, ang principal ng Pinagbuhatan Elementary School po. Si Ma'am, madam si naman ma'am, po. Ay, ako po ang district supervisor ng Cluster 2. Sa lahat po ng sinabi ng ating principal, talaga pong tinitiyak po namin sa pamunaan din po ni Ma'am Evelo Agustin, ang aming superintendent na magampanan po ng bawat school at ma-implement po ang dapat na gawin na kailangan sa pasukan na ito. So maraming salamat po at higit sa lahat sa ating kapitan na laging sumusuporta dito sa Pinagbuhatan. Sa lahat po ng mga magulang, huwag kayong mag-alala, talagang sinusuguro pa namin, lalong-lalo na ang ating principal na ligtas po ang inyong mga anak. Salamat, ma'am. Okay.